really a happy day for us because of course we're gonna be celebrating yung Christmas Day malapit na. So sa lahat next week, no, mga wala na kayo, no, kung saan-saan na kayo naroon. But yeah, this is part 2 of Crazy Wise Christmas, and then magkakaroon tayo ng simbang gabi via Zoom. Excited na ba kayo? Yes. Okay, so why don't you pray with me again? Okay, mag-pray muna tayo ulit. Close our eyes. Heavenly Father, maraming salamat for this opportunity to share your word. Override my preparation, let the Holy Spirit speak through my mouth, O Lord, and minister to our hearts. Change, Lord God, our mindset, our hearts, and our life. We bring this, Lord God, in your front. We humble, Lord God, before you. And Lord, help us, Lord God, to understand what is the true meaning of Christmas today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, Crazy Wise Christmas Part 2. Last week, pinag-aaralan natin yung buhay ni sino? Si Mary. Okay, so Mary, yung mami ni Jesus, na birthday niya nung magdali alam, diba? Friday. But ngayon naman, pag-usapan natin yung tatay. Yung tatay ni Jesus Christ. Some of you are ready. Nandun pala yung cellphone ko. Okay. So, did you ever got crazy of what's happening in your life or at least this year? Nabaliw ka na ba this year? No, no, nung January, parang grabe yung goal ko this year. Pagdating nung February, wala ka ng goal. No, bigla yung abs. Wala lang, hindi ko na goal yan. Kain tayo, di ba? Ano ba? Maraming mga goal ko mag-love life, di ba? Apparently, mayroon nagkaroon dito ng love life. Di ba? Goal ko magka-baby. So, si Bernard, magka-baby. So, ang daming binibigyan ng Panginoon sa atin na bless. Hindi lang natin nakikita. Talaga, kuya, bless ako. So, example, sino yung hindi ka nasunugan this year? Blessing yun, ha? Hindi ka disgrace this year? Blessing yun. Ang nakikita mo lang kasi, hindi ko nakuha yung goal ko, hindi ko nasira yung gusto ko. Pero hindi mo naiisip kung gaano karaming protection yung binigay ng Panginoon. Hindi ka nasunugan, hindi ka na-aksidente, hindi ka nagka-cancer, alam mo mga ganung bagay. Sobrang laking blessing mo. Goal mo, magkaroon ng magandang sakyan, magandang bahay. Yung taong merong magandang sakyan at merong bahay, na may sakit na matindi, tingin niyo iniisip niya pa yun? Hindi na eh. Ang gusto niya, Lord, bigyan mo ko ng healing. Diba? Mas importante pala yung healing kesa sa pera sa akin. Tama. Pero yun nga, no? Itong si Joseph kasi nabaliw din to eh. Ano nung kinausap siya ng angel, no? So let's go to Matthew chapter 1 verses 18 to 19 muna. Sabi dito, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. So itong si Mary, yun nga, last week na pag-usapan natin na bago pa siya ipakasal kay Joseph, nabuntis na siya. So yun itong matutuwa ng gano'n. Siyempre, grabe, i-invite namin na inuminang mga abay. O paano yan? Nakainis yun, di ba? So, ibig sabihin, parang dumating si Lord sa buhay ni Joseph tsaka ni Mary na parang hindi tama, Lord. May gano'n ka na ba sa buhay mo? Parang, Lord, hindi na tama. Masipag ko naman. Bait naman ako. Ibigay naman ako tayo sa mga friend. Bakit gano'n, Lord? Namin na, gano'n ano tayo. Parang ito, tanong din nila ito eh. Bakit ngayon pa? Diba? Bakit hindi na lang pagkatapos ng kasal namin? So, ganda nga yun, di ba? Yung parang sinisira ni Lord yung plano. May plano ka ba sa buhay? Tapos parang nasisira nung hindi lang umatid ka ng Bible study. Parang nasisira, di ba? Nung di ako ng Bible study, yung ganda eh! Nung Bible study ako, kumamit. Hindi na ako makainom. Hindi ako makapag-babe. Kasi parang, nangigigil ako, gusto ko mag-babe eh. Di ba? Parang gusto ko mag-yos eh. Pero yun nga, may mga tawag na tawag si Lord sa buhay natin. Alam nyo, nung na-realize ko rin, Kuha ko lang siguro yung nag-realize sa sarili kong formal sa tao. Matagal na akong bumibok sa marami sa inyo. Buti na lang si Lord at work sa puso ko na parang kahit mukha na akong ingot one time. Lord, you know what? You love these people. Your mercy at works in me to channel through them. Kasi kung ako lang ito, si Bernard, aligaw ka na, Lord! Diba kung ganun lang lang din? Pero yun nga, no? God is gracious. 19, because Joseph, her husband, was faithful to the law,
Ibig sabihin ng law dyan, yung Ten Commandments, yung law ni Moses, yung binigay sa akin ng Panginoon. Grabe, gusto, sino gusto makapangasawa ng faithful to the law? Naging devotion niya, ginagawa niya yung devotion niya. Ganun yung ibig sabihin niya. And yet, did not want to expose her to public disgrace, he had in his mind to divorce her quietly. Ang bait na ni Joseph eh. No? Kung ikaw siguro, nangyari kay Joseph to papatulfo may babae. Totoo ah. Hindi, disgracing eh. Disgrace to kasi ano eh. Niloko mo ako. Anong Holy Spirit? Buntis ka Holy Spirit? Na parang, nakaka-ano yun eh. Na parang, mukhang loko kayo na. Sa mga lalaki ko, dahil nabuntis yung mga pangasawa mo. Yung girlfriend mo nabuntis. Kakasal na ako. Sakit mo kay Joseph. Hindi lang natin masyado maintindihan eh. Pero yung drama dito na parang grabe, sakit niya ito. Grabe. Divorce na tayo. Di ba? And then, nangyari, verse 20, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David. Son pala siya ni David, no? I mean, technically, hindi siya, hindi si David yung tatay niya. I mean, line ni David, King David. Do not be afraid to take Mary home as your wife because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Buti lang may anghel na dumating. Sa buhay natin, hindi naman anghel yung darating. Bilang anghel lang, di ba? Mga tao na ginagamit ng Panginoon. Sabi dito, verse 21, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Ang ginawa ni Joseph, no? Verse 22, all this took place to fulfill what the Lord has said to the prophet. Verse 23, the virgin will come and give birth to a son and they will call him Emmanuel. Alam nyo kung hindi ito alam niya, no, ni Joseph. Kasi si Joseph faithful to the law. Ibig sabihin, binabasa niya yung law. Ibig sabihin, nababasa siya ng Bible. Nung sinabi ng angel to kay Joseph, naalala niya yung verse. Yeah. E paano pagka di ka nagbabasa ng Bible, di walang niya? Ano mangyari kay Joseph? Maniwala ako sa iyo, di ba? Divorce na kami. May sinasabi mo sa akin. Kaya importante nagbabasa tayo ng Bible, mga kapatid. Verse 24, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Kasi nga, naiintindihan niya na, totoo to, this is from God. Nabasa ko sa Bible. And then sobrang blessed ko kasi bakit? Yung Savior of the world, ipapanganak sa asawa ko. Technically, hindi ako yung tatay. Pero okay lang. Yun yung iniisip niya eh. Mas yun dito tinanggap mo yun na parang, ito yung plano ko, ito yung plano ng Lord. Okay lang. Di ba? Verse 25, but he did not consummate their marriage until she gave birth to his son and he gave him the name Jesus. So sino na yun yan? Ang tama. Karamihan sa atin, ang hirap naman talaga na pinapagawa ng Panginoon. Lalo sa amin, ni Ate Jeremy, alam ni Ate Jeremy, yung pagkadaanan ko in terms of opportunities. Na ito yung gusto mo din kasi. May plano ka para sa sarili mo, sa buhay mo, sa mga anak mo. Kaso may plan din si Lord na ang dami pang hindi nakakilala sa akin. Huwag na sila na yung San Pedro na yun. Kailangan kita. Parang gano'n. Hindi naman tayo kailangan ni Lord in terms of tayo lang yung choice niya. Kasi pag di ko ito ginawa, may maglilid dito mas magaling pa sa akin. Galingan ko na lang. Galingan lang namin. Kasi tinan nyo ha, sa Bible, ang daming tinatawag ng Panginoon. Yung mga hindi pumupunta, hindi kina-follow up. Gets nyo? Hindi kina-follow up ni Jesus. Na parang, ay, parang awa na, pumunta ka na, kailangan namin ng attendance. So, parami ka rin. Pag ayaw-ayaw eh, di discourage pa ka ni Jesus eh. Sama ka sa akin, wala kong bahay. Sa atin ka. Faxa sa bulls. Ako wala ako kahit butas. Wala akong tira. Sama ka sa akin. Gusto mo sumama sa akin, umuwi kayo manan mo. Sige nga, bigyan mo sa'yo may hihirap. Follow me. Kung hindi mo kaya, hindi ka tapos. Hindi ka pwede. Challenge yung hirap, no? Pero yun nga, dapat dumating tayo sa point na talagang si Jesus na talaga yung gusto talaga natin, ano? Kaya din nangyari kay Joseph, oh. Tignan nyo, lupot siya, di ba? Kinocomfort siya ng angel. Pero technically, hindi naman ganyan yung ng angel. Diba? Pinapakita ko na sa inyo na yung angel dumating sa kanya na dream na Joseph, continue yan. Ang plan ng Lord yan sa buhay. Meron ka bang bagay sa buhay mo right na hindi mo maintindihan?
dahil ng Lord yun sa buhay mo. Go lang. Go lang. Diba? Hindi na kailangan, hindi kailangan maintindihan mo ang mga bagay-bagay para gawin mo. Kasi si Lord, eto ha. Nakikita ba, nakita niyo na ba si Lord? Hindi pa. Pero naniniwala ka, my God. By faith. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin maintindihan, pero kailangan mo nilang paniwalaan. Pero hindi ko maintindihan anong plano mo sa buhay ko. Maniwala ka na lang. Pero hindi ko maintindihan kung religious ba ako o ano. Maniwala ka na lang. Mahal ka ng Panginoon. Yun lang yun. No? Okay? Hindi mo kailangan mang religious. Kasi kung religious lang din yung pagbabasihan, bagsak na tayong lahat. Depende na tayong lahat, no? Kung pabaitan lang din, so yun ito may nagawa kang kasalanan kahapon. Di ba? Right? Kaya nga, by grace, through faith, yung salvation. Hindi mo maintindihan eh. Kasi kung i-explain ko sa iyo si God, kulang. Kasi hindi ko rin siya maintindihan. Was in my life. Kaya kailangan mo ng pananampalataya. Ito yung pagkaintindi mo, ito yung si Lord, yung gap nun, faith. Kaya kailangan mong pananampalatayanan yun. Right? So, let's go here on this question. What is the most important decision in your life? Naisip mo na ba ito? Isa dyan, syempre, yung pinakasalam mo yung tao mo. Yung asawa mo. Di ba? Important decision yun. Di ba? Sino dito yung... Oh, huwag ka na yung magsalita, baka sabihin niya, kuya, mali. Hindi, di ba? Tama yan, no? May mga decision sa buhay na parang namali tayo, yung tama. Na parang, sana pala dati pa. Ginawa ko na to. Ginawa ko na to. Or, hindi ko na to, di ba? May mga gano'n. Pero may marami rin sa buhay natin na grabe po, tinanlak. No? Buti na lang. Kaya nga nung diniscuss natin yung about heaven, no? Sabi doon, salvation is today. Today is a day of salvation. Hindi pwede bukas, hindi pwede mamaya. Tsaka kung nai-accept si Jesus, paano pagbabago nga mamaya sa gasaan nga ng episode, di ba? Wala na. Paano may accept? Pero na. Right? Kaya nga sabi ng Panginoon, hanggat may chance ka ngayon, tanggalin mo na si God ngayon na. Right? Parang si Joseph, may chance ka ngayon eh. Kaya pag sinabi ba ni Joseph, ayoko nga, Lord. What I'm thinking is this, paano kung si Joseph tumanggi? Paano kung si Mary tumanggi? Tingin niyo magpapastop si Lord na isaving mankind? Hindi, gagamit siya ng iba. Right? Dito lang anak kay Jerlyn, ayon Mary. Jerlyn, buntis ka ngayon, mahanganak ka Holy Spirit. Right? Pwede yun eh. Eto ang tanong, meron na kayong humindi kay Lord, tapos si Mary yung dulo? Pwede rin. I'm not saying that may yari tayo sa exegesis na ito. Mga kapatid, hindi po yung biblical, but I'm just thinking na baka may tumanggi kaya umabot kay Mary. Kasi kung si Abraham, tumanggi siya yung bigay si Isaac kay God, gagamit agad si Lord ng iba din. Kunwari ako, ayoko na yung ito. Ayoko na, may tayo. Magagamit na iba para i-lead ko. Totoo yun. Kaya nga, pag nag-lead ka kay God, magpasalamat ka kung ginagamit ka. Hindi yung, Lord, nakapagod na ako po. Pasalamat ka, ginagamit ka. Kasi kapag hindi ka ginagamit ni God sa work niya, gagamitin mo rin naman yung katawan mo sa ibang bagay na hindi makabulahan. Yes or yes? Yes. Right? So, before we end, no, let's discuss this. Ang ganda sa ato, mas malaki, pero, di ba? So, basahin nga natin to, no? All together, no? Kita niyo ba o wala mata niyo? Okay, so 1, 2, 3, basahin natin. 4. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Romans 6:23. Ito yung situation natin. No? Ito na yung tanong natin, ano yung pinaka-importante yung decision na ginawa mo sa buhay mo? Ito na yung tinatawag natin na dahilan kung bakit dumating si Jesus. No? Ito yung dahilan. Bakit siya dumating? Because ito yung tao, tayo, and then si God, hiwalay. Bakit? Kasi yung pag ginawa nga ng kasalanan. No? Kasi si God,
para siyang tubig. Tapos tayo para tayong langis. Na kahit i-blender mo, maghihiwalay talaga. Yung sin, tsaka si God, hindi mo talaga siya makapaghahalo eh. Kaya nga tingnan mo, kapag tayo nagkasala, hindi tayo makasimba. Eh kasi hindi mo pwedeng paghaluin. Na parang you feel dirty, you feel... Grabe. Kaya magsisimba kayo kasi... Alam mo yun? Gets nyo? Parang tubig tsaka langis. Kahit i-blender mo na i-blender na i-blender yan. Pag-ihiwalay yan. Ang problema ng tao, hindi tayo makapunta kay God. Kasi yung sin natin. Until dumating yung Savior. Ngayon ito, no? Yung wages, ito yung kinatawag na sweldo. Kunwari yung kanina, si kuya. Dadali ko naman yung pagkain, may sweldo yan dito. Diba? Yung sabihin ng wages, we deserve it. Yeah. We deserve it. Ano yung mga deserve mo? Yung sweldo mo. Kasi nagtrabaho ka. Right? Ngayon, kapag ka ikaw ay nagtrabaho, tapos sabi ng boss mo, wala ka mo ng sweldo ngayon, ha? Nagtrabaho ka. Nakakadaw mo ng sweldo ngayon. Matutuwa ka, malulungkot ka. Matutuwa ka, malulungkot. Magagalit ka. Hindi ka malulungkot. Ano ba yun? Saan naman, ganun ba yun? Hindi! Hindi! Kailangan mo yan! Di ba? Trabaho! Di ba? Yun yan, right? Mismo. So yung wages, ito yung you deserve. Ano yung deserve natin? Pag nagkasala si Adan tsaka sa iyo, ilang kasalanan? Ilan? Ilan? Isa lang, isa lang. Kung nagkasala sila, tanggal sila sa presence ng God. Ang tanong nito, ilan yung kasalanan natin? Dami, no? Isang kasalanan, nagpalayo kay God. Tayo, ang daming kasalanan, no? Lampas-lampas pa, so sobrang layo na. Kaya minsan, ano, sobrang dami ng kasalanan ng tao, hindi na marinig si God. Yung invitation ni God sa kanya na ginagamit ng ibang tao, ginagamit si God, ibang tao, hindi niya mag-gets na si God yun. Kasi kung hindi approach si God sa tao na yun, hindi kayo invite nun. Right? Dahil approach si God sa tao na yun, kinukulit ka! Pero si God yun talaga, hindi siya. Hindi mo lang mag-gets kasi ang layo na eh, hindi mo na mag-gets si God. Nag-pray ka naman na parang dinarinig ni God. Kasi sobrang dami nito. Nung sin na nagawa. Palalim ng palalim ng palalim ng palayo ng palayo ng palayo. Kaya pag tinatanawang na nagad, hindi niya na marinig. Hindi niya na rin mag-gets. Mahirap ba magbasa? Madali. Hindi mabasa yung Bible. Mahirap ba magdasal? Madali. Hindi makapagdasal. O paano magdasal? Pikit. Mas magsalita ka. Mas mahirap pa yun kaysa kumakin. Kaya mas madali kumain kasi mag-pray. I don't know about you. Pero yun nga, yung sin. Ano yung sin? Ito yung? Ano yung sin? Kasalanan. Yung kabayaran, yung kasalanan natin, kamatayan na yun. Ito, ang tanong ito. Si Lucifer, paano napunta sa head? Ilang sin? Anong sin yun? Pride lang yun eh. Pride lang, hindi na lang siya sa'yo. Ang malapit nung ito, hindi siya, ninagpo pa ako si Jesus para kay Lucifer para sa mga ngayon. Ninagpo pa ako siya para sa'yo. Amen. Mahal na mahal ka ni God. Eh Lord, bakit hindi mo save yung mga angel? Si Lord na yun, di ba? Eh kasi, nagapas sa kanya eh. Anything na nagka-against kay God, wala, wala chance. Ito yung deserve natin head. Alam niyo yung head? Ito yung hindi ko kayo tinatako tapos ng Halloween. Ito yung wala yung presence ni God. No? Dahil nga eternal yung mga angels, okay? At dahil true si God sa kanyang word na eternal yung create niya, hindi niya babalihin yon. Naglagay lang siya, gumawa lang siya ng isang lagayan na tatanggalin niya lahat ng presence niya. Ano yung presence ng God? Lahat ng masarap na bagay, presence ni God. Example, yung aircon naman may presence ng God yan. Yung hangin, presence of God yan. Yung ilaw, presence of God yan. Yung pagkain na masarap, presence of God yan. Lahat ng pleasures, presence of God. Lahat ng pangit at hindi maganda, hindi presence ng God. Ngayon, tinanggal ni God yung presence niya doon sa hell.
walang ilaw, mainit, walang pagkain ng buto, yung sakit hindi gumagaling. May mga ulo, may mga nakakaliring bagay, may mga demonyo, may mga kahiliman, may kainitan, walang hangin, sulfur, habang hanggang walang hanggan. Grabe yun, no? Kung meron ka 100 years, sige kuya, tusulitin ko yung ano, walwal lang 100 years. YOLO, walang pakialam. Pero saan ka dadali ng 100 years na yun? Kung ang kapalit ng eternity. Right? Nagpunta ka na ba sa beach? Kumuha ka ng isang buhangin doon. Doon pala mag-isimula yung eternity. Compared sa 100 years na ina-enjoy mo sa scene. Unfair, di ba? Walang labasan. Walang tigilan. Buti pa sa trabaho natin, ah, Sabado na, Linggo na, di ba? Pero doon, walang ganun. Alam niyo ba sa eternity, walang orasan? Walang tigil, no? For example, si Judas, yung nagkanulo kay Jesus, nasa hell na siya 2,023 years. Imagine! At hindi yung binibilang, kasi walang hotel. Pero technically right now, if 2023 is the year right now, kung pinako si Jesus Christ 2,023 years ago, 2,023 years na si Judas doon. Yun yun! Grabe yung pagmamahal ng Panginoon tira niya, ha? Bibigyan ka pa niya ng gift. Ano yung gift? It is something that you don't earn and you don't deserve it. Kaya ka regalo eh. Kaparasin mamaya, may imigay tayo sa labas. They don't deserve it, di naman natin sila kilala. Pero out of love, no? Give is given out of love. Niregaluhan mo na ba yung tao sa labas? Hindi eh. Ang niregaluhan mo yung inaanak mo, yung anak mo, yung nanay mo, di ba? Kasi mahal mo sila. Ba't ka regaluhan ni God? Kasi mahal ka niya. At yung tanging magbibigyan ng gift noon ay, hindi po ako, no? Si God lang magbibigyan noon. Hindi ka ibigay ng pastor, ng pare, ng leader, ng presidente. Ang magbibigyan ng si God lang. Okay? Ay bibigyan niya? Eternal life. An eternal life. Experiencing life with God forever. Okay. Alam mo, eternal life ganito yan, no? Sinasabi ng mga tao na maranasan mo ang eternal life kung namatay ka na. Hindi. Maranasan mo yan ngayon. Bakit yung mga Christians, kahit sobrang daming problema, tawa pa rin ang tao? Baliw ba sila? Kaya yun naman mali, ganun ang ano sa atin. Yung mga Christian, okay, baliw yan. Ang daming problema, tumatawa pa rin. Kasi yung problem, hindi sila naapektuhan. Ang tinitigan nila, yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kahit wala akong pera, kahit mayroon ako, wala, talaga. Mahal ako ng Panginoon. Basta pag namatay ako, langit ako, wala akong problema. Ang problemahin ko ngayon, mag-share ako ng gospel sa iba, no? So, ba't nagkaroon ng eternal life? Because of Jesus Christ. Siya yung nagtulay from people from us to God. So, as we end, no? Napanood nyo na ba yung The Passion of the Christ? Siyan na nakapanood nyo, no? The Passion of the Christ, di ba? Pero alam nyo, hindi yung totoo eh. Alam ko yun, di ba yung totoo? Kasi kulang pa talaga siya sa naranasan talaga ni Jesus Christ. Kapag binasa nyo yung Bible, alam nyo kung ano nangyari kay Jesus Christ? Nagbalatan ng buhay. Para siyang sugat na naglalakad na wala ng balat. Alam nyo nangyari sa mukha niya? Hinila yung ano niya? Yung balbas niya hanggang sa kapulit yung mukha. Wala siyang mukha. Alam nyo ba yun? At ayun ang maghila ng balbas, masakit. Eh yung pang yung mga tao, hindi mo, hilahin yung balbas mo. Napulit yung mukha ng Panginoon ng dasal. Kaya nga nung binubuhat niya yung cross, hindi na siya makilala. Kasi yung mukha niya, wala na. Nakita na kayo ng ganun, nabalatan yung buong mukha. Walang mukha. Grabe, no? Yung likod niya, butas-butas. Kasi kung normal ang tao yun, wala, hindi yung makaabot dun sa cross. Pero kailangan niyang iabot, kailangan makarating ako dun. Para kay J.R., para kay Jeremy, para kay Janita. Kasi pag di ako umabot dun, wala. Kailangan iyakat ko dun cross hanggang dun, gamamatay ako dun. Kasi pag hindi umabot, hindi pwede, kailangan umabot. Habang hinahataw siya sa likod. Habang... Ipipreserve ko yung mas matinding story nito sa encounter. You will know more about Jesus Christ in encounter. Ang
kailangan lang ng tao, simple lang. Confess your sin, surrender your life to Jesus right now. Yun ang kailangan natin. Now, why don't you close your eyes right now? Lahat tayo, let's close our eyes. Imagine right now that God is in your front. Nahanda si Lord makinig sa lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Yung mga kasalanan na nagawa mo, Lord, Panginoon, patawarin niya kami sa mga aking kasalanan na nagawa sa inyo, sa sarili namin, sa ibang tao, Panginoon. Tell all your sins to God right now, Lord, at yung mga nagawa mo na nagpapalayo sa akin sa iyo. Kadalasan, Panginoon, hindi kita marinig because of my sins, Panginoon. Or maybe, Lord, that ini-ignore na lang kita dahil gusto ko yung ginagawa ko. Lord, right now, forgive my sin. And I surrender my whole life. Come on. Just talk to God right now, even in your mind. Kahit huwag mo sabihin so words. Na Lord, ito yung mga nagawa ko, Panginoon, patawarin mo. Hanggang ngayon, meron pa rin akong galit sa ibang tao. Panginoon, patawarin mo ako dahil may galit ako sa iba. Hanggang ngayon, Panginoon, hindi ko pa rin kinakonfess yung mga sins ko. Lord, patawarin mo ako. Right now, ang kailangan mo lang, kapatid, is to give your confession and surrender everything to God. Lord, we surrender our life to you. Ayaw namin, Panginoon, sa impyerno, ayaw namin sa old life, ayaw namin, Panginoon, na ganito lang kami. Gusto namin, Panginoon, mas makilala ka namin, mas mag-grow kami sa'yo, at magamit mo yung buhay namin para ibang tao na hindi ka kilala, makilala ka at maligtas. Let's pray together right now. Follow me in the simple prayer. Say, Dear Lord, I confess that I have sinned and I don't deserve to be with you in heaven. Thank you for your forgiveness. Thank you, Lord God, for your salvation. Now I receive my salvation. Today is the day. Is my salvation. Lord Jesus Christ, I accept you as my personal Lord and personal Savior. In Jesus' name. Amen. Tama rin sa God. Tell you na ang reason talaga kung bakit pumunta si God is this, is the cross. Ito talaga yung reason, ano? Para maintindihan natin na the season is a baby crying. Ang saya-saya kasi dumating si Jesus Christ. Pero yung reason talaga niya is yung cross sa dulo. Kaya nga may tinatawag na Pasko ng pagkabuhay. Kasi yung Pasko, yun talaga yung dahilan. Alam niyo ba yun? Kasi kung dumating si Jesus Christ, hindi nabayaran kasalanan natin. Why waste? Wala talaga itong kwenta lahat ng ginagawa natin. Pero dahil buhay yung Panginoon, at na-save ka, at dahil in-accept mo siya today as your Lord and Savior, sa aklat ng buhay sa langit, naisulat yung pangalan mo doon. At pag namatay ka, langit ka. Wala tayong problema. Problema natin is yung i-share si God sa iba. Makailangan i-accept nila si Jesus para masave sila. Magpagamit tayo sa Panginoon. Alright? So, make the most important decision of your life to surrender everything to God. Surrender mo yung buhay mo kay God. Lahat ng ginagawa natin na hindi maganda, hindi dapat surrender natin. So, congratulations! So, palakpakan natin ang bawat isa.